merong isang Indiano na lumapit sa akin ngayon lang. Nagtanong siya kung binibenta ko daw ba yung kotse. Sabi ko hindi. Siyempre kabibili ko lang, 'di ba? Tapos ibebenta ko na agad. Gusto ko lang na maging malinis yung ilalim niya kasi ang dami naming pinuntahan nung last 2 days na binaha yung mga dinaanan namin. Binigyan ko ng reward si Red One dahil sa matinding effort niya sa pagsama sa akin. Nilibre ko siya ngayon ng car wash. And I'm everywhere. Ang inyong online lang pala. Everywhere? Yes, I'm everywhere. Good day mga ka-online pala boy. Ngayon nandito tayo ngayon sa car wash ng Wukod Sumeisma para magpalinis ng ating sasakyan. Kasi nitong mga nakaraang araw, actually 2 araw nang umuulan dito sa Qatar. So ngayon lang nagpahinga yung langit. Lubog ang buong Doha, iba't ibang parte ng Doha lumubog. So tayo hindi natin maiiwasan na dumaan doon sa mga eryang nabaha. So ngayon yung sasakyan ko, kung makikita ninyo sa labas, medyo ano siya, talagang napuno ng dumi. So ngayon ipapa overall cleaning natin siya, or full cleaning na tinatawag. Itataas yung sasakyan ko. Para malinis pati yung ilalim. Kasi putikan at saka sobra yung iniiwasan natin yung dumikit ng husto yung dumi doon para ma-maintain natin ng maayos yung sasakyan. Actually, meron ako nagawang video dito sa Wukod na kung paano sila maglinis. Binigyan ko ng reward si Red One dahil sa matinding effort niya sa pagsama sa akin na sa mga lakad ko. So, nilibre ko siya ngayon ng car wash. Siguro after August, this is his first time na mapaliguan. Tapos siyang paliguan muna ng high-pressured water. Paano mo nga sa iyo? Ngayon, sinasabon naman na siya. Hindi ka na inisip ako hindi. Dati-dati kasi nagpapa-car wash ako. Actually, hindi siya car wash. Yung pahid lang. Wisik. Gigo lang kung tawagin nila sa mga mobile car wash station, sa mga mall, sa mga parking area. Pero kasi minsan nakikita ko, nasasayang lang yung 15 real na binabayad ko dahil hindi naman masyadong nililinis. So may mga stain talagang makikita mo. So sa alagang 35 real, yan, may kumpleto na yung paligo. May pa-shampoo ka na, may pasabong ka na dyan. Actually, yung first car wash ko dito sa Wukod, nangyari noong nakuha ko yung license ko. Painit-init pa, nakuha ko na po ang driving license ko. Pasado po ako sa pagdadrive dito sa Qatar. Kahit na po ako ay isang first timer lang po. As gift dun sa sasakyan ko, pina-car wash ko siya. Parang blessing na rin yun para sa good relationship namin ng aking sasakyan. So kailangan natin inaalagaan kasi yung sasakyan natin. Dapat natin laging hinihimas at nililinis para naman maramdaman niya na
buo tayong nagmamalasakit sa kanya, hindi lang tayo yung sakay ng sakay. Tingin ko yung kotse doon, ito yan, yung kotse dyan, kanginian nakatutok dito sa likuran ko. Sa tingin ko magpapakarwash din siya. Habang si Redwan eh nagpapaligo doon, naliligo doon, babayaran ko muna yung bill ko. So it's 35 real lang naman siya. So, pwede na. Kesa yung sa pakingsikinseng pagbayad sa mga mall. Look who's I found here. Hi guys. This is my good boss. That's Akmat Kalaipi. He's an expert and he's a film director. He's very well known here in Qatar because of his too much money. We will have a sneak peek on his wallet. Qatar Pulis yani. No, he's a good photographer here. He's, I'm Kalash. I'm good. Tinawag ako ni Kuya bago ibaba yung sasakyan. Pinakita niya sa akin na wala naman daw masyadong dumi yung sasakyan. So sabi niya, mapikatsara. Sabi niya ganun. So ako kasi gusto ko lang na maging malinis yung ilalim niya kasi ang dami namin pinuntahan nung last 2 days na binaha yung mga dinaanan namin. So ayoko nang magkaroon ng future dilemma or problem doon sa ilalim niya. So kailangan na natin. Kaya dineside ko na ipalinis na rin yung kabuuan ng sasakyan. Sa class, Yanni? So after that, what will happen? We will transfer on the other side. For what? For wiping? Hindi niya ako naiintindihan actually. So after nung paghihilamos doon, pagpapaligo, ngayon, syempre, kailangan ng punas na. Actually, hindi naman sila mahihirapan sa paminis ng mga purpose. Eh. Malinis naman din siya. Pagdating sa loob, lagi ko nililinisan yan. Basta pag may nakita ako mga buha-buhangin na, binabacuum ko na siya. Meron din naman akong vacuum dito sa likuran. So, lagi ko siyang dala. Yan. Meron akong vacuum sa loob. So, ito yung mga basic kit ko naman. Dito. Yan. Actually, meron dito. Yan, t-shirt lang. Emergency. Minsan kasi may nakikisakay sa akin puro alikabok yung sapatos nila. So hindi naman natin maiiwasan yun. So yun yung mga pang emergency ano ko. Ah, meron pala ditong ano, ngayon ko lang natuklasan, meron pala ditong ano, ano tawag mo? Fire extinguisher na libre pa. Actually, ayaw ko sanang patanggal yung sapendo sa paanan ko kasi kumuha ako ng mga magazine sa Lulu, yung mga ano nila doon, promotional magazine. So sabi sa akin, bibigyan pala ako nito ng libre, hindi ko alam na meron palang ganito sila. Ba?
merong isang Indiano na lumapit sa akin ngayon lang. Nagtanong siya kung binibenta ko daw ba yung kotse. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, pinipicturean ko daw, binibidyoan ko daw kasi. Sabi ko, hindi. Siyempre, kabibili ko lang, diba? Tapos ibibenta ko na agad. Tsaka, this is my first car. Malabo siyang maging may transfer. Malabo ko siyang ipagbili dahil, of course, may sentimental value yan para sa akin. Yeah. Magsasama kami yan hanggang tumanda yan. Magtandaan kami dalawa. Bibili ako ng bago pero hindi siya mapapalitan. Kahit sa gulong si Manong, hindi ko alam kung ano yun. Bumubula, hindi ko naman alam kung sabon. What's that, brother? What's that? Tire polish. Ah, tire polish. Tapos na yung treat ko na car wash para kay Red One. So maayos naman yung pagkakalinis din dito sa loob. At mabait naman yung dalawang naglinis. Binigyan pa nga nila ako ng extra paper mat para dun sa likuran.